po, Pangulo. At napakatabis po sa akin na ang mga gabing ito ay sumasariwa sa ating pagkakaibigan noong 2004. Mga kaibigan, kapag nakakakita po ako ng maraming tao sa harapan ko at nasa likuran ko ang isang Rodrigo Duterte, palaging sumasariwa ang aming pagsasamahan noong ako po ay nagkampanya sa kanya sa ating Pangulo noong 2004. Kaya Pangulo, pagbigyan niyo po sana ako ng pagkakataon na maikwento sa kanila kung ano yung tinutukoy ko. Noong araw po, mga kaibigan, noong ang ating Pangulong Rodrigo Duterte ay tumatakbo pababa pagka-mayor galing sa kanyang congressman, ako po ay napili niya na kumbaga ay baka hingi ng suporta at baka bigay. Ako po ay naipatawag ng ating mahal na Pangulo sa Davao. Pero sa harapan po ng mga Davaoenyo, ikukwento ko sa inyo ang isang bagay na hindi nyo nalalaman, mga taga-Maynila. Noong gabing iyon na nasa likuran ko ang ating Pangulong Mayor Rodrigo Duterte, hiningi ko sa mga Davaoenyo ang mga salitang ito. Mga gilong Davaoenyo, para po matikman namin sa Maynila at matikman ng buong Pilipinas ang kasaganahan ninyo, ang kaayusan ninyo at kaunlaran ninyo dito sa Davao, pwede po ba namin hiramin ang inyong Mayor Rodrigo Duterte? Sumagot ang mga Davaoenyo sabay-sabay, hindi. Inulit-ulit, pwede po ba namin hiramin sa Maynila ang inyong mahal na Rodrigo Duterte? Sabay-sabay silang sumagot kay Andrew E. Hindi. Madaling sabi, wala na akong tsansa. Kailangan kong hiramin ang isang Mayor Rodrigo Duterte. Kaya ang sabi ko sa mga Davaoenyo, gilong kong Davaoenyo, kung mag-exchange gift tayo, pahiram niyo sa amin ang inyong mahal na Rodrigo Duterte para matikman namin ang kasaganahan ng Davao. Papalitan ko, kakanta ako sa inyo ngayon ng Banyo Queen. Sabay-sabay sumagot ang mga Davaoenyo. Okay! Kaya mga kaibigan, itong nakikita ko sa harapan ko, sindabi ng tao, yun din ang gusto kong mangyari sa lugar na ito. Maestro!
Baby,